Magandang umaga mga peace. Welcome back nga pala sa aking YouTube channel. So mga peace, medyo hindi ko na nagugustuhan yung lasa ng boss ko na nilagay kong boss. Lately kung naparod yung upload ko, ang nilagay kong juice dito is yung ano, Marlboro Red. Kasi nga wala pa akong available na juice noon. Mga time na yun. So mga peace, hindi ko na siya type. Gusto ko na magpalit ng bagong juice. Sabagay, may mga upload na akong video kung paano magpalit ng bagong juice, yung tamang procedure. So, ito naman, ang papalitan naman natin ngayon, itong boss nga. So, yan, nakikita nyo mga piece, binaklas ko na yung boss natin. Ayan. Madali na naman, totally baklasin to eh. Kasi ito yung nasa ibabaw, di ba mga piece? Meron sa ilalim. Tatanggalin nyo lang yan. Unahin nyo muna yung nasa ibabaw. After nyan, yun naman nasa ilalim, tanggalin nyo. So, ito na yun. Ito yung mga nasa loob noon. Ito yung pinaka-protector niya para wag maghalo-halo yung juice, para wag tumagas. Ito yung pinaka-protector niya sa foam. Ayan, nakalagay. So, babakalasin nyo lahat yan, mga peace. So, ang iingatan nyo lang dito, mga peace, is pag nagbaklas kayo is, ayan, ayun naman loob niya. Yung maputol yung mga wire. Dapat tandaan nyo kung saan nakalagay yung mga wire. Tapos yung coil, syempre, ibababa ko yung camera natin para makita nyo. So ito mga piece, yung pinaka-coil niya. Iingatan nyo lang tanggalin itong foam. Kasi nasa loob niya yung coil. Papakita ko sa inyo piece para maliwanag na maliwanag. Ayan mga piece, nakita nyo? Ito yung foam, tinanggal ko. Nasa loob niya, yan yung coil. Ayan, nakita nyo yung coil natin. So, step aside nyo muna to. Dito kayo magko-concentrate ngayon sa foam. Ito kasi yung may lamang mga juice. So, kung wala kayo nalagayan, kagaya na tinuro ko dati, para makita nyo lang ulit ko paano ko ginawa. So, ito na mga piece. Bigayin nyo lang ulit yung juice. Nakita yung tumutulong juice na yan, yun yung, ano, yung Marlboro na nilagay natin. Yan. So, tuyuin lang natin siya mga piece. Tuyuin lang para mawala na siya sa foam, pinaka-juice niya. Tuyuin lang natin mga piece. Mabilisan lang ito mga piece, mabilisan lang. Yan. Yan. Tuyuin lang natin. Hanggang sa magkulay puti na siya halos. Ibig sabihin nun, matanggal na natin yung mga juice. Ayan. So, ayan. Yan lang mga piece. So, ipopost ko muna ito yung video na to para di na tayo magtagal, para di na rin humaba yung upload natin. Babalikan ko kayo pag ina-assemble ko na. Siyempre mga piece, nakita nyo na rin lang yung coil. Tanggalin nyo na yung protector niya. Kailangan matanggal nyo rin yung lasa ng juice na nilagay nyo dyan. So, kailangan nyo ng palinis talaga. Kaya lagi ko sila sa juice, maglilinis kayo palagi. So, yun lang. Tanggalin nyo lang yung mga excess na juice. Pati ito, linisin nyo na rin. Ayan, linisin nyo na rin. Pati syempre ito, linisin nyo na rin. So, nalinis ko na rin ito kanina. Pinapakita ko lang ulit. So, sana nasusundan nyo mga piece. Simple-simple lang itong mga ginagawa natin to. Kaya kung nasusundan nyo lang itong video na ito, manapakadali lang. Hindi sasabing mahirap. So, ayan mga peace. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon next is yung ipapalit natin juice. Siyempre, favorite ko to, itong Cushman. Totally, meron na tayong bagong Cushman. Ayan, oh, yung grapes. Ano naman siya? Strawberry. Kaya lang, salt nick naman siya. Ito, regular. Yan o, salt nick, regular. So, babasahin nyo lang din itong ito.
pinaka ano lang ay pinaka foam niya lang. Yung foam ng ating coil. Tapos a little bit lang na konti dito sa coil. Konti lang ha, dahil baka tumaga siya. Kaya naman malakas sa loob ko, nalagyan yung pinaka-coil kasi kita ko naman yung ilalim kasi baklas nga siya. Ano lang. Huwag nyo na dadamihan. Konti lang sa coil ha. Ang dadamihan nyo dito sa may foam. Yan. So after nga mga piece, eto na. Ibalik nyo lang ulit ito, itong pinaka-heat protector nya. Para hindi masunog yung... Ang trabaho nga pala nito, itong nakikita nyo, insulator siya. Para wag masunog itong foam pag nagbabaga yung coil natin sa loob. So, mahalaga to na ibalik natin ng maayos. Ayan mga piece, ibalik lang natin. Ayan. After na natin maibalik, susunod natin, iipitin na natin siya ng foam. Ayan. After nyo nang maipit, balik nyo na yung protector na plastic. Ayan. Ganun lang mga piece, ganun lang kasimple ha. Kailangan lapat to. Kasi pag ito eh, hindi lapat, hindi mo siya maihipak ng maayos. Hindi nyo matitrigger yung sensor. Ha? Ayan mga piece, lapat na yan. Oh. Tsaka nyo siya lagyan ng juice. Ayan, para makita nyo kung talagang nalagyan yung maigi lahat. Ayan, lagyan nyo siya ngayon. Ito rin yung bagong juice na nilagay ko. Ayan. So, post ko muna rin mga piece kasi magtatagal pa tayo. Popos ko lang saglit. Pag puno na siya, babalikan ko kayo. A few moments later. So ito lang mga piece. Kung nakikita nyo, di ba? Bumababa na yung juice niya sa pump. Dito, kitang-kita mo kasi inoperahan nga natin. Kitang-kita natin yung pump. Unlike na may takip siya. So, totally, hindi pa naman totally bumababa sa coil. Pero kita nyo na, oh. Ayan na, oh. Yung part ng item, na may item, yun yung dry na pump. Yung puti, yung may juice na. So, bumababa na siya rito. So, susunod natin gagawin mga piece. Siyempre, nakikita nyo. Hawak ko yung sensor, yung battery, tsaka yung pump. Kasi di pwede magkahe ano-ano yan. Baka maputol. Kaya kailangan maingat tayo. So, ang picture nating disposable pads na pinalitan natin ng juice, itong boss. Pero ang totoo niyan, kahit sa ang disposable pads, pwede nyo gawin to. Ito lang yung picture natin na disposable pads. So check nyo na rin yung coil. Okay pa naman yung coil dito. Binuksan na rin lang natin. Check na natin lahat. So ngayon, assemble na natin siya. So ibalik lang natin to. Yan. Ito yung pinaka nasa ibabaw niya. Yan. Ayan mga piece, natin yan na. Lapat yan dapat. Tapos, lagay na natin yung body. Ayan. Mahalaga yan. Para matansya mo yung lalim ng ano. Ito, ilalim nito. Tatansyahin mo. Susukatin mo lang naman yan mga piece eh. Kung saan. Ayan, may idea ka na. Kung saan mo ipalilitawin yung pinaka ano niya, ibabaw. Ayan. Ayan. Sibalik mo lang. Ayan. Same procedure lang, mga piece. Diba? At saka itong disposable pads na ito, hindi naman siya maselan, hindi kagaya ng mga, ito, itong plaba, yan, medyo maseselan yan, yung mga moss mo, mga ganitong type, maseselan ng ano yan. Pag nagkamali ka ng lagay, minsan hindi natitrigger yung sensor, kahit tama yung ginawa mo. Ayaw niyang umilaw, kasi nga, nagalaw mo na yung pinaka airflow niya. Kaya medyo maselan itong mga ganito na baklasin. Itong mga ganito, hindi ganong maselan to kasi protected na siya. Ayan, nakita nyo. Protected siya nito. Yung mga mosmo plaba, yung mga diamond mosmo, hindi siya protected ng ganito. Talagang magagalaw mo yung sensor. Di maaaring hindi mo magagalaw. Ito, hindi mo magagalaw sensor kasi nga, ayan, meron siyang ano.
Mirabar siya. Protektado siya. So, ang gagawin mo na lang is babalik mo na lang siya kung paano mo siya binaklas. Yan lang mga peace. So, ayan. Nakata niya, na-trigger yung sensor niya. Ayan, no? Trigger. Ayan, mamatay siya. Kasi nga, pag sarado natin, nag-ano siya ng hangin. Kumbaga yung vacuum, the vacuum yung hangin. Kaya na-trigger yung sensor niya. Ganun ka-sensitive itong sensor ng disposable pads. Oh, namatay na siya. Ayan, no? Kaya lang ulit matitrigger yan pag hinipak mo na. So, alagay na natin to. So, linisin na rin natin to, di ba? Kaya sinasabi ko. Sa bagay ka din na, dinilis ko na to. Kasi nga, bagong juice na nilagay natin. So, ilalagay na natin siya. Yan. Medyo okay na siya. So, mga pis, syempre, malalasaan nyo pa rin sa una yung dating juice niya. Kasi nga, kahit totally dinaray na natin siya, meron pa rin siyang kumbaga residue ng dati niyang juice. Kaya huwag niyo expect na talagang lasa niyo na kagad yung nilagay niyong bagong juice. Pagaya nito. So, kahit hipak niyo, lately, malalasaan niyo, mapapalitan na yung lasa niya. Lalabas na yung lasa nito. So, babalik ko kayo mga pis para itry natin to. Kung okay ba ang ginawa nating pagbabagong refill dahil sawala tayo sa juice niyan, palit tayo ng bago. Tingnan natin kung epektibo ang ginawa natin. Pagbalik ko. So mga peace, eto na yung ating nilalagyan ng bagong juice kasi sawa na tayo sa unang juice natin. So bali, nag-antay pa ako ng mga kalahating oras bago ko itry ito ngayon para totally nakababa na talaga yung juice niya. Tsaka chinalge ko pa siya ng konti. So eto na, the moment of truth na naman kung talagang nakuha ba natin, napalitan ba natin ng maayos. Eto na mga peace. Tingnan nyo, peace. Kaya isinama ko siya sa top 3 na disposable pads ko na for refilling. Isa yon sa dahilan. Madali siyang ilagay. Hindi kagaya ng mga ibang disposable juice, ay disposable pads. Pag nagkamali ka ng lagay na sensor, wala na. Kahit tama yung ginawa mo, hahanapin mo siya kung saan siya gagana. Unlike nito, sa mga galito, kagaya ng mga Aladdin Pro, yung Enjoy, okay yon. Yung mga protected yung sensor niya. Kaya isinama ko to talaga sa top 3 na disposable pads na gusto ko. So, peace, ito yung lasa. Smoke niya, okay. Maganda. Yung lasa niya, okay na. Nalalasahan ko na yung nilagay natin bagong juice. Pero hindi pa siya totally 100% na ito na yung nalalasahan ko. Pero, ang laki ng pinagbago. Medyo sumarap na siya. Unlike nung nakalagay dito, yung brand nga ng sigarilyo na red. Kita nyo, peace? Okay na to. So, hindi lang para, yung ginawa ko na pagpapalit ng juice, hindi lang para sa boss. Kahit saang disposable pads, pwede yun. So, sa mga nagsasabi, disposable yan, bakit dire, iniinaan mo pa? Kagaya na sinabi ko sa inyo, amin to, sinabi makatipid, kanya-kanya tayo ng kono gusto. Ako lang naman, kung gagawin yung procedure ko, meron kasing taong mahilig sa ano sa adventures bang tuwagin, yung makuting teng. Ako kasi, ganong klaseng tao. Hindi ako nag-stay lang sa, disposable pa siya, tapo na yan. Mas priority ko yung makakatipid ako at yung pakikilabangan ko pa yung isang gamit na binili ko. So yun lang mga peace, keep subscribing, patuloy nyo lang i-share. Isabihin nyo sa mga kapis natin dyan o mga procedure natin para maraming matuto. Yun lang, so long. Kung mahaba man yung naging video natin, gusto ko kasi maging detalyado. So, kita nyo naman, detailed by detail ang ginawa natin. Kaya walang dahilan para hindi nyo masundan. Kung hindi nyo mo masundan, review nyo lang yung mga video natin. At hindi pa rin, mag-comment lang kayo, lahat ng talong nyo, sasagutin natin about sa ginawa natin ngayon.